Isang magandang araw po sa kanilang lahat. Welcome back again sa ating channel, mga Ka-Treasure Hunter. Nandito na naman po tayo sa ating pong pag-uusapan na namang topic ang tungkol sa pag-treasure hunting at atin pong ibabahagi sa inyo ngayon ang kunting pasilip ng atin pong ginagamit sa pag-treasure hunting, ang tungkol po sa metal detector na kung saan akin pong ginagamit sa tuwing ako po ay naghahanap ng mga mabababaw na target. So atin pong ipakita sa inyo kung talaga nga bang nakakadetect ang metal detector na ating ginagamit. So bago natin na ipapakita sa inyo, tayo po ay magpapasalamat sa lahat po ng mga sumusubaybay sa aking channel. Maraming salamat po, at kung bago ka pa lang sa channel na ito, huwag niyong kalimutang pindutin ang subscribe button sa ibaba at ang notification bell para updated kayo sa mga i-upload kong videos at bilang suporta na rin po sa aking channel. So bago natin umpisahan, mga Ka-Treasure Hunter, mag-shoutout po muna tayo kay CUH Vlog, kay Joselito Balag, kay Rick Chanel, watching from Surigao del Sur. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta po sa aking channel. So halikayo at silipin natin ang aking ginagamit na metal detector na hindi naman ganun kamahal, subalit talagang nakakadetect ng ginto, platinum at saka silver. So itesting po natin sa mga metal kung talaga po bang epektibo ang ating ginagamit na metal detector. Continue po tayo sa ating pong pagbabahagi ng pasilip po sa ating ginagamit sa pag-treasure hunting. Ito po ang aking ginagamit sa tuwing ako po ay naghahunting ng mga mababagaw na target. Ginagamit ko po ito sa mga gold coins, silver coins, mga nakukuha nating relic, yung mga antiques na kung saan mga tanso at kung ano-ano pang mga mahalagang bagay. So ito po ang aking ginagamit, yung smart o sensor smart. Kumbaga, balikta rin natin, baka sabihin nila nag-endorse tayo ng brand. So ito ang aking ginagamit, yung assembly diagram niya. Mapapansin niyo step by step yung kanyang pagkakabit. Yan, so malaki po ang plato nito. So ang ganyang specification, maximum detection depth is 1.8 meters, master frequency 3.68 megahertz, ang signal frequency is 7.200 kilohertz, power supply 7.4 lithium battery. So charge voltage niya is 8.4 volt, at 1 watt ang power dissipation. So ito po ang kanyang specification. So maganda po ang ating ginagamit sapagkat chargeable po ang kanyang battery. So mayroon po siyang flashlight sa harap. So atin pong ipakita sa inyo ang atin pong ginagamit na metal detector. Ito po siya. Yan. So malaki. Yan. Malaki ang metal detector na ito. Yan. Ito po ang aking ginagamit sa tuwing ako po ay naghahunting ng mga gold coins, silver coins o sing-sing, mga alahas na aking pong nakukuha. Maging yung mga plato-plato, mga tinidor, kutsarang mga luma, antiques, makukuha po nito. Mabababaw lang. So, ang pag-on nito, on nito, yan, ipindutin mo itong power indicator. Pag yan, pag napindut mo yan, saka mo ibubulyum. Kapag nakabulyum kasi yan, maghahaming yan, uugong. Kapag umugong yan, gaya niyan, oo, pag naka-on, uugong. So, pindutin niyo yan, yung tinatawag niya na reset button ito. So, kung umugong yan, pindutin niyo lang, itong gitna na button. Kapag napindot ninyo yan, mawala yung ugong. So masobrahan kasi ng volume ito, uugong yan. Pag pinindot mo yan, uugong talaga yan kasi sobra yung volume. Napipick up niya yung mga frequency sa paligid. Saka ito, discrimination. Yan. Pag sinabing discrimination, pwedeng alisin mo yung
non-virus at saka virus. So yung virus kasi, yun yung mga metal na bakal. Pag non-virus, yun yung mga metal na hindi namamagnet. Kagaya ng ginto, silver, platinums, yung mga metals na kung saan hindi na attract ng magnet, yun ang ibig sabihin ng non-ferrous metals. Yung ferrous metals, yun yung namamagnet. So pag nagpili kayo ng ganyan, namimili kayo, yan, kailangan dito kayo sa gitna lagi, number 5. Si 1 to 10 yan, kailangan nasa 5 lang kayo kasi kapag dito kayo, mayroon kayong mahagip na antik, hindi ninyo mahagip. Kasi nakadiscriminate kayo, puro gold lang yung hinahanap ninyo. Eh mayroon palang mga tanso or mga metals na kung saan pwede pang mahagip. So number 5 kayo kasi pwedeng gold, pwedeng tanso. So dalawa ang target. So kung gusto niyo gold lang, dito kayo sa non-ferrous. Isagad nyo dito sa number 1, number 2. Pag gusto nyo naman ng bakal, sagad nyo sa number 9, number 10. Puro lahat ng metal yan nadidetect. So yan po ang gamit niyan, yung discrimination. Alisin mo yung bakal, ginto lang lahat. Or kung pwede yung ayaw mo ng ginto, bakal lang lahat. So yan po ang ating gadget. Simple lang kasi wala siyang digital dyan na nagsasabing ginto ang iyong mahanap. So dito lang sa discrimination, pwede mong alisin ang bakal, ginto lang lahat ang pwede mong i-detect. So kung gusto mo ginto, ginto. Kung gusto mo bakal, bakal. So analog pero the best, madaling gamitin. So sa adjustment naman, kapag malakas yung ugong, hinaan nyo yung adjustment volume tuning kasi malalim ang abot nito, 1.8 meters. Ibig sabihin malalim-lalim na rin yung 1.8 meters sa mga ganitong klaseng gadgets na sensor. So ito po ang aking ginagamit. So i-try po natin kung gaano ka ganda itong ating detector. So unahin po natin itong gold. Kung madidetect ito ng ating detector, itong ating gold ay 14 carats. Ipapakita ko yung tatak niya na 14 carats. Yan yung tatak niya. Yan. So 14K. Yan o, 14K. Yan. So ito ay 14 carats na bullpen. Itong bullpen na ito ay vintage din. Ating saka itong 24 carats na mga kutsara na hindi ito namamagnet. Siyempre ang tawag dito is non-ferrous. So itest natin dito sa ating detector kung madidetect. So ipalapit natin. Yan. Yan. Actually maliit lang ito. Kung malaki ito, so nadidetect niya. Dito pa lang, ilang feet yan. Ay ilang ano yan. Dito pa lang madidetect na niya. So nasa isang roller mahigit yan. So kung naghanap tayo ng mga nababaon ng mga lumang ano, lumang kutsara na gold or mga singsing, alahas, so mahigit na yan sa isang ruler. So kaya na nating makuha ng ilang dangkal na rin yung isang ruler. 4 na dangkal, 3 dangkal. Yan. So kung nakabaon pa ito, kaya niya ang 1.5 meters. Kasi pag mas malakas kasi ang detection kapag nakabaon ng metal. So kapag nakalabas, mahina ang detection. Yan. Yan ha. Yan. Yan yun, narinig nyo. Yan. Baka sabihin nila, picky ang ating detector.
Ito na. Pinto yan. So, nakakalitik. Dalawang ruler, kaya niya. Kahit nakalabas. So, aprobado na nakakalitik siya ng gold. Ha? Ang tawag dito is non-ferrous gold detection. So, try naman natin sa silver. So, ito ay silver. Yan. Na-test na natin yan. Yan nakita nyo sa acid. So, try natin kung madidetect din ang silver. Non-ferrous din ang silver. Try natin. So, malayo-layo yung distansya. Parehas din sa gold. Yan. Kung inayo ko, ayaw. Kung ilapit ko. So, ang detection niya is dalawang ruler dito sa labas. Halos dalawang ruler. Narinig na siya eh. Fourteen inches. Yan. Mula sa kwan. So, kung nakabaon yan, kahit 1 meter yan, abot. Hindi pa natin binolyum yung maximum, ano yan, detection. Kasi pati yung bubong natin, baka hihigupin niya. Kasi may yero dyan sa bubong. So, nakakadetect ng gold at saka silver yung ating metal detector. Kaya nakakakuha tayo ng mababaw. So, ang tinatarget naman natin sa pagtitresure, yung mabababaw. So, unahin natin yung mga kutsara, tinidor coins, silver coins, gold coins. Yun ang treasure hunter na talagang nakakakuha. Kasi, unahin mo yung malalaki, wala ka pang panggastos, ubus pira mo. So, dito ka na lang sa maliit-liit, makakakuha ka sigurado. Yan. Try natin yung platinum. Ito, platinum po ito. Ang tawag dito is osmium. Hindi ito yung platinum na nasa pawn shop, ha. Ito yung platinum na tinatawag nilang ginagamit sa mga plato, mga kutsara, singsing ng mga foreigner. Osmium ito yung parang nag-gray siya o napupula siya. So, try natin sa detector natin, ha. Kita nyo? Baka sabihin nyo, may nag-operate doon. Wala, oh. Yan. Malayo yung detection niya, oh. Kasi malaki ito, eh. Abot siya dito sa dulo. Malayo na yan, mga malapit na yan mag dalawang ruler yan, mahigit. Kaya kung mayroon kang hinahanap na mga platong ginto, kuha talaga. So, yan po ang ating detection ng metal na kung saan pinasilip natin sa inyo kung gaano kahaba ang ginto, madidetect. Yan. Ang silver, madidetect. At ang platinum.
platinum na lilitik. So, ganun lang po ka. Simple, yung patayo naman, try natin kung makakadetect siya sa patayo. So, i-detect ko sa platinum kung makakadetect siya sa patayo. Yan. Yan. Ito, nadidetect niya yung platinum, ha? Yan, platinum. So, punta tayo sa silver. Kung madidetect ba niya ang silver. Yan. Malakas yung silver, oh. So, gold tayo. Ito tayo sa gold. Yan, gold. So, ano yan? Halos isang ruby ang taas niyan. So, kung may tumapot dyan na gold, kuha na natin. So, detect niya ang gold. So, silver, red. Malakas yung platinum. Kahit mataas eh. Kahit malayo. Yung coins. Yan, coins yan ha. Kung may makita kayong mga coins. Yan. So, nakakadetect ang ating detector. Mga ka-TH. Simple lang ito at saka mura ang mga ganito detector, hindi ganun kamahal. Yung iba, bumibili sila ng $200,000 ito. Nasa mababang ano lang halaga ang mga ganitong klaseng metal detector. Hindi tayo nag-i-endorse kasi gamit ko to. Hindi natin na ipinagbibili ang ating gamit sapagkat ginagamit natin sa pag-treasure hunting. So, thank you for watching. Ito po ang ating pagpapasilip po sa ating gamit. Kung nakakadetect na ba ng gold, silver, at saka platinum. Pati yung mga coins kasi maraming coins nagkalat. So, hanggang sa muli, ito po ang inyong lingkod ang nagbabahagi.